Hi guys, nandito ako sa secret garden ko. Alam niyo ba kung anong gagawin ko ngayon? Magtatanim ako ng bulaklak. Hindi naman kasi ako, wala akong luck sa mga veggies. Alam niyo bang, bumili ako ng mga seeds para itanim sana. Ay nako, kahit isang ampalaya, walang tumubo. Kaya ayoko nang bumili, no? Hihingi na lang ako sa mga friend ko kung may Weeds too eh. Ang gagawin ko na lang, magtatanim na lang ako ng mga bulaklak. Ganda pa to eh. May beautiful color. Ito pambutas to. Maganda ito eh. Ganda. Ano? Yung pambutas ito. Diba? Ito yung pambutas ko sa lupa. Halika, samahan niyo ako dito. Malapit. Malapit sa ginagawa ko. Para makita niyo. Huwag lang tumimbling yung camera ko ha. Kasi wala akong cameraman eh. Kaya ako na lang magkakameraman sa garden ko. Yung asawa ko busy. May ginagawa. Kaya, alika. Bumili talaga ako ng mga bulaklak na. Ito yung okay. Malapit na siyang tumubo. Kasi maganda to dito. Secret garden ko to. Dito ako nag-workout. Pag gusto ko mag-isa, dinadala ko dito yung banig ng nanay ko. Pag namimiss ko sila. Yung aray ko. Hirap naman pala talaga magbutas, no? Ay, dapat pala doon. Alam mo, nung bata ako, magaling ako magtanim. Tawag sa amin, dalus. Dalus. Kaso nga lang, bata pa ako nun. Matagal na yun. 14 years old lang ako nung umalis sa amin. Ata 14 or 15. Ayan. Ganito pala, maganda pala to eh. Tignan mo, nakakabutas. Tapos ipapasok yung, try ko nga ng isa. Binili ko to ganito na kasi para, ayoko ng seeds. Kasi nga, wala nga akong luck sa seeds. Ipili ako ng seeds eh, mamamatay lang yung tanim ko. Tutubo to. Sabi doon sa mga ilang ano. Yung ate ko magaling magtanim. Kanina nga, ay naku, nainggit kaya ako. Kasi, ang dami-dami niyang mga veggies. Ako, nga. Wala eh. Hindi ako magaling talaga. Magaling lang ako tumingin. Dati, ako ang magaling magtanim-tanim. Magaling ako sa dagat. Kasi, yung asawa ko, ibang training sa akin na work. Hirap naman pala. Kaya alam niyo mga friend, dapat talaga, supportahan natin yung mga farmers. Kasi, hindi mabilis ang hindi easy yung life na ganito ah. Aray ko. Ano ba yun? Ano ba yun? Lupa yun. Hirap naman pala nito. Parang may bato pa doon ah. Dali nga. Ako. Diyos niyo. Sige. Mamaya pakita ko sa inyo. Mayroon akong binili. Mayroon akong... Alam mo itong garden na to? Sa big daddy ko to eh. Yung parents ng asawa ko, may bahay kami. Laki din yung yard namin doon sa Columbus, half acre yung yard. Kaso nga lang, ako talaga si tamad. Aray. Kasi yung, aray ko, mula nung pumunta ako dito sa US, hindi na ako nag-garden. Iba yung ko dito. Unang trabaho ko dito eh, nagturo ako ng design ba at saka pagtahi. Yun ang una-una kong trabaho. Kaya hindi, wala akong time mag-garden. Aray, marunong lang ako mag-harvest. Mga tanim ko noon, sa mga paso lang, alam mo one time, yung pinsang ko nasa Alabama, pinsan ng nanay ko. Close kami dalawa si Auntie Letlet. Tumawag ako, sabi ko sa kanya, halika punta ka sa akin, kako. Maganda, marami akong tanim na kamuti. Ito namang pinsan ko eh, talagang excited. Gustong-gusto niya makita ang tanim ko. Pag nung pumunta na sa garden, muntik na akong bugbugin eh. Sa inis kasi yung tanim ko, parang ganito lang siya, tapos parang hindi naman maganda. Ayan ba yung sinasabi mong garden mo? Sabi ko, oo.
hindi lang siya kumilo, pero nakita ko yung mukha niya. Sarap yung sampunutan, ang layo-layo ng drive ko. Hindi ko makakalimutan eh. Minis ko yun, by anyway. Maya, pakita ko to sa inyo. Ah. Ito, maganda talaga ito. Binili. Ewan ko, regalo ata to eh. Basta nakita ko naman doon. Maraming nagbibigay kasi sa minsan na regalo, sorry ha. Kasi minsan, natatanggal yung name sa regalo. Hindi ko na alam kung sino. Mayroon kong nakitang bag doon. Tapos, kumpleto siya ng mga tools na pang ano, garden, ganyan. So, nakita ko. Sabi yung maganda ito. Ano pag lumaki to? Maganda siguro. Dali nga, ano ba to? May mga bato-bato naman to sa ilalim. Maya, turpo kayo. Maya sa garden ko doon sa kabila. Marami akong bulaklak doon. Ito dito kasi. Iba to dito. Dito ako nagre-relax. Minsan, alam mo na, pag nag-iimot-imot tayo, gusto ko lang mag-isa dito. Dala-dala ko yung banig ko. Tapos yung iPad ko. Aray. Tapos yung aso ko. Kasi ngayon yung aso ko ngayon natanda na. Hindi na siya gaanong nakakaan. Alam mo, bumili ako ng ganito. Yung mga, 16 pieces ata to. Mura lang. Ano lang ata to eh, $20. Ito, mura-mura. Aray ko. Mahirap naman. Naku. Ngayon ko lang na-realize yung trabaho ng nanay ko at saka ng papa ko noon. Mahirap pala sa bukid. Pero bless din kami kasi siyempre may bukid. Alam mo naman sa Pilipinas, pag may bukid kayo, bless na kayo, diba? Sa island kami nakatira. In the same time, nagtatanim-tanim sila nanay, sila papa, ganyan. Tapos, nag-aano din yung papa ko, yung gagawa ng mga bahay. Nagkakarpintero. Ayan. Diba? Ang ganda, no? Nag-gloves ako kasi kanina, tingnan nyo naman, oh, nasugat kaya ako. Oh, kaya, buti na lang, may asawa akong sweat, kinis niya. O, di na wala na yung sakit. Ganda na yung garden ko. Mamaya, lalagyan ko yan ng design. Parang yung doon sa kabila, mayroon mga brick. Lagyan ko ng brick. Ano na ba yun? Kailangan paikot para maganda. Yung dyan sa kabila, maganda yan dyan kasi may mga bulaklak na magaganda. Pag buwan ng July, ay, ang ganda dito. Aray ko, maganda dito yung ano. Sana mayroon pala akong pagaya ng ano ko. Ng nipo kasi. Ayan, oh. Ganun lang pala, iikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. Tapos, tanggalin mo siya. Oh, ayan, oh. Oh, ay! Pumapasok yung lupa. Diba? Ganda. Mamaya ikrik-rik ko siya. Maganda to dito eh. Asawa ko mamaya tatawagin ako kasi it's 4:45 na. Alam mo na, pag ganyan ang oras, aray ko. I love to listen music and then I'm gonna make dinner. Kahit naman akong workaholic kasi yung trabaho ko minsan sa isang linggo. Ay naku, well, minsan isa lang day off ko. Pero sa awa ng Diyos ngayon, dalawa na, kaya may time na ako. Pag ganito kasing ano, gusto kong mag-spend time ako dito sa bahay kasi parang mas maganda, relax-relax ka, punta ka sa garden, makita mo yung mga bulaklak. Yun lang, ang problema lang sa akin, as in talaga, hindi ako makalabas pag spring kasi yung ano, yung tawagin dito, palin. Ano tawag doon sa atin? Yung sa amin, hamdas eh. Yung nag-blow-bloom yung mga daon. Naku, namamaga yung mukha ko. Namamaga siya ng as in namamaga na. Yung ilong ko, ganito nga nga kalaki, pag ganyan pa, naaano ako yung naa-allergy na mumula ako, yung buhok kong katawan, as in, ano, namumula. Ko, ayan ha, maganda naman pala eh, siguro kailangan tanggalin ko yung grass, no? Para ano, siguro kahit hindi na. Mamaya na lang pag ano. Sabi nung, ano eh, alam mo namimiss ko yung ano ko, yung kaibigan ko sa Colombo. Ay, Boutique Rosana, namimiss ko siya kasi sweet yun sa akin eh. Pag lumalabas ako ng bahay, sasabihin niya, oh, mangangati ka na naman. Ano kaya, alam mo,
May mga tumutubo dito. Siguro mga ano ito, yung mga seeds na parang ano, yung tumutubo siya. Baka mamaya mga halaman pala yan. Hindi ko lang alam. Kasi relax-relax lang ako dito. Dati, yung asawa ko, yun, nag-hire siya ng naggagawa talaga dito sa garden namin, one a week. Nako, nung makita ko yung ano, yung bayad, mahal pala. Sabi ko, ako na lang. Kasi, kaya ko naman yan. Napakasimpleng ano lang yan, no? Trabaho. Hindi na natin kailangan ng hardenero. Ako na lang. Aray ko. Sandali, hindi naman ito lumalabas na lupa. Ayan, pudak. Ayan, lumabas. Kaya, yun. Tapos, sabi niya, nagre-reklamo nga sa akin. Ang hirap daw mag-cut ng grass pala. Sabi ko, hindi, ako na lang mag-cut ng grass. Kasi, everything naman dito is machine, diba? Ano, kaya, dapat mag-cut ako ngayon ng grass kasi matataas na yung grass namin. Sabi, up ko na lang. Nanirinayang kasi ako kasi wala naman kaming ano eh. Kaya naman namin, napakasimpleng trabaho lang yan. Hindi naman kami mayaman na tuwing may kailangan dito ipaano tatawag ng gagawa dito. Eh, dami-dami nga nangangailangan ng tulong dun sa atin. Tumulong lang daw sa tama, sabi pa nila. Oh, diba? Ang galing-galing ko pang magdamo. Ganito kami noon. Yung mga bata pa kami. Ito yung grass to eh. Andun yung ano. Tanggalin ko yung grass. Kasi ano. Tapos mamaya. Ay, parang ulan ata. Parang dumilim ang ano. Paligid. Paligid-ligid. Ayan na. Oh, diba? Ilan ang natanim ko? Isa, dalawa, tatlo, lima. Tapos, aray, masakit na yung kamay ko. Sa kabila. Para maganda siya. Diba? Tapos doon sa kabila, lagyan ko yan dyan ng mga ano. Mga veggies, ganyan. Aray? Maya eh, mga damage yung kamay natin pag hindi tama yung paghawak nito. Napaka-easy nito. Meron ako yung ano, yung malaki. Kaso nga lang, laki-laki nun, malaki pa sa akin. Kaya ito na lang. Siguro tinatawanan ako ng ate ko. Iniisip niya, oh, bakit yan ang tinanong mo? Akala ko bang mulay. Paano naman kasi? Hindi tumubo yung ano, tsaka hinihintay ko yung package niya sa akin. May package siya sa akin eh. Surprise daw. Hinihintay ko eh. Baka mamaya may surprise yun eh. Mga tools ata ng pang-garden. Eh, siguro ganun. But anyway, oh, pagod na kaya ako. Kunti pa nga lang yung nagagawa ko, napagod na ako. Ganito talaga pag tumatanda na. But anyway, I got more. See, it's a beautiful color. I like red, but my sister told me not to have red this year. Kasi hindi ko daw yan, ano. Naniniwala kasi yun ng ano eh, ng mga pamahiin. Ano ka? Hindi ako naniniwala dun. Sige, naniniwala na ako. Pero hindi kasi pula to eh. Sige, hirap naman ito mag ano. Magawa. Sige na nga. Ayan. Maganda na siya. Sige, tama na muna yan. Yung ibang color naman. Meron ako, imimix ko siya ng dust. Ay, hindi tama yung paggawa ko. Sobrang madikit-dikit. Kasi meron na yung ilalagay. Yung dusty ano siya eh. Tingnan mo, oh. Ito, maganda siya, di ba? Eh, kasi, dusty to eh. Maganda to siguro. Eh, lagay ko dyan. I-mix ko si Kaya. Maganda siguro yan pag nakamix, ano. Mix ko para maganda. Kasi ito ng asawa ko. What are you doing? Para maganda. Tapos pag lumaki to, ituturo ko kayo ulit dito na yung lumaki na yung ano. Yung tanim ko. Oh, tama na siguro yun. Ano diba?
Easy lang pala to. Aray. Easy lang pala to. Yan nga lang, kailangan mo lang mag ano. Magtsaga. Kasi, ano eh. Yan. Ay. Aray. Naku ha. Kailangan ko yung ano. Kailangan ko to. Marami akong mga friend dito eh. Yung mga ano. Yung mga squirrel. Ayaw medyo ng squirrel. Kasi salbahe daw. Kinaano yung ano. Mga ibon. Nangabol niya. Tsaka yung pagkain ng ibon. Inaano niya. Eh mag-share. Mas maganda yung nag-share mo. Blessing. Sige na nga. Ilagay ko na muna ito dito ha. Marami pa akong gagawin. I have work tomorrow. I don't know if I can finish what I'm doing today. Diba? But I just gonna put up with me. And then, what happened to my ano? Sandali, kailangan ko lilinisin ko, diba? Ganyan yun eh. Ganyan ba yan? Sandali, lagyan dyan ang bato. Maganda talaga dito pag ganito summer. Alam mo yung pinaang isang sana nagustuhan ko dito sa north. I know na nakakatamad yung winter kasi 'di ba ang dami-daming snow. Alam mo ba noon? Ito dito hindi mo to dito makita ng green, puro to dito yellow. Snow ba? Pero ngayon maganda na siya, puro na green. Na green na green na green. Oh, 'di ba? Nako. Sandali. Dito ako sa ano ko. Sa kabila. Oh, dito naman ako magtatanim ako dito sa ano, sandali. Hinihingal naman ako. Ang bilis-bilis kong hingalin. Ewan ko ba. Ganun yan siguro pag tumatanda na, no. I put you over here. Mamaya-maya, tatawagin ako niya ng darling ko. Sasabihin niya, nagbababad ka na naman dyan. Tapos mamaya na naman. May ano ka na naman. Masakit na naman yun. Ano mo? Ulo mo? O, huwag kang tatalon, ha? Naku, namimiss ko yung aso ko. Yun ang my dog. Yan, o, tinanim ko yan, ha? Since hindi naman siya tumubo. As in, wala. Ayan, ha? Parang ito ko itatanim. Naku, ha? Sana tumubo itong ano ko. I got this one. Ito, oh, dapat ngayon bibiling ko yung may bunga na para talagang sigurado mabubuhay. Ay, parang buto yan ang palaya. Wala, patay na, wala nang laman. Naisahan nyo ako ha. Kala ko ba tutubo? Hindi naman. Ay, ang hirap naman pala. Lalagay ko dito eh, ang hirap magbuta. Parang ang hirap naman. Ang hirap-hirap naman pala. Kumain na lang kaya ako. Alam mo, kahit na payatot ako, mahilig akong kumain eh. May kumakain ako. Gagawa nga ako may ng skindi. O kaya halo-halo. Ay, halo-halo. Ano? Yung mga ano? Mga ingredients. Hirap naman ito butasi. Okay, isa pa. Ganyan lang yun eh. Naku. Wala talagang as in mahirap magawa. Dami ko pang itatanim. Call a friend siguro ako nito. Sige, huwag na lang. Kaya pa. Naku, butik ko sana. I miss you talaga. Sana nandito ka. Tulungan mo ako dito sa kapalpakan ko. Ayun, maganda ang garden ni Rosana. Alam mo doon sa kumagos yung ano niya. Yung yard niya. Oh my God, I'm so jealous. Ganda-ganda ng mga halaman niya. Ang dami ng mga bulaklak. Mahilig siya sa bulaklak. Pabili siya ng pabili ng mga
ano sa ano niya, sa darling niya, kung ano-ano niya, ano niya sa garden niya. Kaya ako naman si Ingitera, magtatanim na rin. Hmm? Oy, lalagyan ko yan ng ano, ng Miracle Grow para siguradong tumubo. O sige nga, kung matalo pa ako ng kaibigan ko ha. O, diba? Ano kaya ito? Sili. Hindi yan. Pwede rin dyan. Yan, siguro. Lagay ko lang dito. Kasi dyan hindi ko pwede taniman. Kasi mayroon yan dyan magagandang bulaklak pag ano na tumutubo. Eh, ayan na tumubo na siya. So, masisira yung view. Yung ano. Ito kami ng aking palalabdog. Lalaro kami dito lagi. Ito na lang siguro. Ito na lang. Kasi yung iba siguro, saka ko na yung gagawin, baka bukas na lang pag-uwi ko galing ng work. Easy lang ito yung trabaho ko. Hindi naman nakakapagod. Katulad talaga ng mga ano na alam mo mahirap. Sa akin, okay lang. Hindi ko na lang iniintindi yung stress. I'm just happy na bliss pa rin. Sana hindi ito ano hinang mga ano yung mga ano bang tawag doon yung mga bugs tsaka minsan may deer ditong pumupunta eh. Sana hindi ito maano ng deer, baka ma-deer pa siya no. Yun yung darling ko. Hindi mahilig sa garden eh. Kaya nga nagbabayad lang eh. Kaya ako na ako nang hihinayan. Ako na lang mag-garden. Hindi ako magre-reklamo. Magpapasalamat pa ako. Naku, yung mga break ko mabibigat yun. Sige, isa-isahin ko lang. Pwede naman dalawa para lumaki ang mga muscles natin. Diba? Lalagyan ko siya ng ano? Ang ganito. Para maganda yung break. Tapos, lagyan ko siya ng lupa. Diba? Bongga ka dyan. Yan. Sige, my dear. Tapos, dapat hindi siya pwede. Yan, ang maganda yung naglabasan ng purple flowers. Diba? Susunod, ipapakita ko sa inyo kung ano na ang hitsura, okay? Ngayon, yan lang muna ang ipapakita ko sa inyo. At saka, yung ano ko. Kasi, ang dami-dami ko pang gagawin. Dami-dami ko pa kayang aayusin. Daming mga ano ko pa. Mga, bin. Mga aayusin. Kaya, sige, saka ko na ipapakita sa inyo yung iba pag as in tapos na talaga. Okay?